Magandang araw! Si Kuya Red uli ito ang magkwekwento sa inyo. May panibago na naman akong istorya at tiyak magugustuhan niyo uli ito. Ang pamagat ay ang pag-itim ng uwak at ang alamat ng pagputi ng kalapati ni Rodel Colmenares at Dante Perez. Handa na ba kayong makinig? Ayon sa matatanda, ang uwak at kalapate ay dalawang paboritong ibon ni Bathala. Maganda ang kanilang balahibo at kasama sila ni Bathala sa bundok. Isang araw, nagkaroon ng lindol at baha. Liban sa bundok ni Bathala na pinakamataas sa lahat ng bundok sa mundo, ang mga lupain ay lumubog sa tubig. Namatay ang maraming hayop at tao. Ilang araw na lungkot si Bathala. Inip na inip siya sa paghihintay na bumaba uli ang tubig. Ibig niyang malaman kung gaano kalubha ang ginawang pinsala ng malaking baha. Pagdating ng ikapitong araw, tinutusan ni Bathala ang uwak. "Uwak, lumipad ka!" utos ni Bathala. "Tingnan mo kung malalim pa ang tubig. Tingnan mo kung maraming namatay na mga tao at hayop dahil sa baha. Bumalik ka agad dito." Mabilis na sumunod ang uwak. Nilibot niya ang buong lupain at nakita ang maraming bangkay sa paligid. Bumaba ang uwak para sukatin ang tubig. Pero nang nalanghap niya ang mga bangkay, natukso ang uwak na tukain ang laman ng isang patay na usa. Nasarapan siya. Tinuka pa niya ng tinuka ang laman ng patay na usa. At hindi nagtagal, nalimutan na niya ang utos ni Bathala. Dahil hindi bumalik ang uwak, nainip sa paghihintay si Bathala. Tinyawag niya ang kalapati at inutusan. "Sundan mo si uwak. Alamin mo ang nangyari at bumalik ka kaagad dito." Mabilis na sumunod ang kalapati. Nilibot din niya ang buong lupain at nalungkot siya nang makita ang malaking pinsala na iniwan ng baha. Nakita rin ng kalapati ang uwak na tuwang-tuwang kumakain ng mga bangkay. "Hoy kalapati!" tawag pa ni uwak nang makita siya. "Halika muna, magpakamusog tayo bago bumalik." Pero hindi natukso ang kalapate sa alok ng uwak na kumain ng laman. Sa halip, bumaba siya para sukatin ang tubig. Pumula ang kanyang binti dahil sa dugo sa tubig. Bumalik ang kalapate kay Bathala at nagulat. Nalungkot si Bathala dahil maraming namatay. Pero nang makita niya ang mapulang binti ng kalapate, natuwa siya dahil mababa na ang baha. "May pag-asa pa ang mundo," sabi niya. "Wala na ang baha. Maaaring makapag-umpisa uli ang mga tao at hayop na nakaligtas sa baha." Iniulat din ng kalapate ang ginawa ng uwak. Kaya't pagbalik ng uwak ay sinalubong siya ng galit at sumpa ni Bathala. "Di ka karapat-dapat sa anumang pagmamahal." Nanatiling walang kibo ang uwak ni hindi siya makatingin kay Bathala dahil alam niyang malaki ang kanyang kasalanan. "Dahil sa iyong ginawa, ikaw uwak ay magiging itim at kasusuklaman ng tao." At biglang naging itim ang balahibo ng uwak. "At ikaw naman kalapate," sabi ni Bathala, "dahil sa iyong katapatan ay magiging puti ka at sagisag ng pag-ibig at kapayapaan." At biglang naging puti ang balahibo ng kalapati. Mula noon, naging itim na at nilalayuan ang uwak. Puti naman at minamahal ang kalapati. Nagustuhan niyo ba ang istorya? Magandang leksyon ang alamat na ito tungkol sa katakawan at pagsuway sa utos. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita muli tayo.
Paalam!